nangangatal yung lower lip ko. Medyo nanginginig lang ako ng konti. Pero kailangan po tayo sa labas po ng building, ng opisina para maganda po ang view. Jerome, kumusta ka na? Nakita kita. Last year, last year ba tayo nakita? Nung pag- yes. Oo. Nag-tour tayo ng Metropolitan Museum. Yeah. It was memorable. Tayo ng museum. Tapos nag-update tayo ng mga buhay natin sa isa't isa. Kasi ang ating show ay tungkol sa mga Filipinos abroad. Hindi lang naman mga OFW, pwede rin migrant Filipinos o permanent resident sa Amerika o naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ilang taon ka na nasa Amerika nag-work? Oh, 17 years na, kapatid. 17 oh my years. God. Yeah, this is where I turned 40 years old. At lola mo, 57 years old na. Ito naman halata. So, nung dumating ka? Oo. Ako, 60 na po ako. Make-up lang po yan, 5 layers. Nung dumating... Bago ko umarap sa studio at sa show na ito, alam naman ng na mga nanonood sa atin ito, lahat po kami, eh, may kailangan umi-make up. So, nung dumating ka dito, ikaw ay 40 years old. Tama yes, ba ako? Magpo-40, this is where I... dito ako nag-40 anyos sa Amerika. Yan. Yan po eh, maganda manig ng mga Pilipino para humalaman nila sa Amerika ho, wala ho silang edad-edad dito, tama ba? Wala. Hindi wala, wala silang age dito. May nakikita... kaya mo na miskarte. Oh. May nakikita nga ako lolo at lola sa McDonald's. Alam mo nung una kong dumating dito, Jerome, siguro mga estudyante pa ako, 1989, may nakita akong matanda sa isang fast food. Hindi ko na sabihin kasi hindi naman natin sponsor. Sabi ko sa matanda... Sabi ko sa matandang Pilipino, Lolo, tutulungan na kita. Sabi niya, no, I'm working here, it's my job. Nashock talaga ako, ano talagang matanda. Uh-oh. Dito pala talagang hanggat kaya. Go! Oh, hanggat kaya, oo. Saka, ano naman eh, available? Mm-hmm. Maraming trabaho. Marami, basta huwag ka lang mamimili. Mm-hmm. Oo nga. Oo nga. Ikaw, di ba nakita ko yung, nakwento mo yung ano, yung... si ano ba to? Yung okay. Yung ano ng poet, yung apo ng poet pinag-usapan, Bertolt Brecht, si Bertolt Brecht. Yung anak ni Bertolt Brecht, naging pasyente ko siya. Kasi self-employed caregiver dito sa New York. Mm-hmm. It's been like hanggang over... ngayon pa. Uh-huh. Hanggang ngayon inalagaan pa si anong pangalan ni Mr. Brecht? Stephen Brecht. Oh, pero wala na siya. Siguro over 10 years na. And then since then, nag-iba-iba na naging kliyente ko. And currently, may isa akong client who nandito sa may Chelsea, sa may Manhattan. So it's been like 5 years na. Over 5 years na. Tapos ang asawa niya, mister niya, namatay nung last December. They've been together for over 45 years. So, parang pamilya na on my side, saka siya sa amin. Oh, kinikwento mo nga, mabait yan eh. Si Mr. Breck. Ano, nakatira ka sa kanila o pupunta ka lang pa nag-work ka sa bahay? Pupunta ako sa kanila kapag schedule. Pag shift ko. Sa New York din yan, malapit sa bahay York, mo. Sa Manhattan, sa West Village. Dati. Kasi ang tanong ng mga tao sa akin, lalo na pumunta ako dyan last year, hindi ba nakakatakot mag-subway dyan, lalo na pag Asian ka? Hindi. Kasi depende sa diskarte mo eh. Kung ano yung itsura mo, di ba? Eh, alam mo naman, mga tao dito, dominante. Kapag kaya nila tapak-tapakan ka, tapos ala-ala, ay nako! Oo, ganun din ang gagawin sa iyo. So, hindi ka nila kaya. ginagawa ko lang ang pwede kong kaya gawin, no? Oo. Saka kasi naman dito. Ang turo nila sa akin, pag nasa subway daw, wag lalapit doon sa may train, baka ka itulak, doon ka sa maraming tao. Wag lalapit. Kasi anytime, marami mga baliw. Diyos ko, baka itulak ka lang sa... wala ka kong ginagawa. Oo, ganun lang naman. Oo. Minakita nga ako na ano, siguro meron silang mental well-being issues, no, lalo na ng pandemic. Parang yung isa, parang halos subot-ubad. Matatanda po, halos subot-ubad na sila.
Tsaka nakatingin sa kalala, nakakaawa rin na, no, may mga, yeah, hindi ko marami, pero may mga ganyan ho sa subway sa New marami York. Makikita mo sila, parang maiisip mo lang, ano, nakalimutan na naman ang gamot mo. Ganon. So, ano ang ibigay mo mga tips? Kasi ang Amerika pa rin ngayon, ay mataas pa rin ang tingin ng mga Pilipino. Tsaka lalo na ngayon, parang maraming trabaho rito, Jerome, no? Nakita ko. Yes. Hindi naman ako nag-apply ng trabaho, pinapadala ako ng mga application form dito kasi nag-aaral ako dito, tsaka part-time teacher ako. Ano ang ibigay mong tip sa mga Pilipino na gusto magtrabaho sa Amerika? Lakasan ng loob. May advances kung marunong ka mag-Ingles. Okay. Okay, it helps kung marunong ka mag-Kastila, mag-Spanish in a way. But, kasi mas may edge pa rin kung mas marunong ka mag-Ingles. Oo. Yung idiomatic English ba? Oo. Hindi yung textbook English. No. Kailangan nakakabasa ka kasi ng mga newspaper na mabuti. Tapos kapag, kasi may bawat lugar may specific na style of English. O pero tama. English din siya. Oo. So, kailangan di ka nagugulat at kinausap pa ng English. Tapos biglang, hindi, parang, ano kasi, mabuti na lang kasi mga teacher ko mahuhusay. Natuto naman din ako kahit na ayaw ko. Pero ayan, kaya nung nakarating din ako sa Amerika, nagamit ko rin yung English ko. Kasi nung una kong punta dyan noon, hindi naman ako natakot sa kanila. Kailan pa nabupunta niya, napunta ako sa Harlem. Nagkamali ako ng baba. May look kumakausap sa akin, hey you! Yung mga Black America, African Americans. Iba yung English nila eh. Pero iba yung English nila. May mga kasi slang. Ang mister ko Harlem born and raised na Amerikano, Black. So, kasi ang tagal ko na rin dito, 17 years na. So medyo sa pakikinig sa kanila, interactions, na tutunan ko na rin kung paano ang approach, kung paano ang kung paano ko sila kausapin. Oo. So sa New York City kasi ang dami-daming lahi. Hindi lang tayo na mga... hindi lang tayo mga Filipino. Nung mga first few years ko dito, naisip ko, dahil ba siguro Filipino, kaya ako ganito, ganyan. Hindi. Apparently, ang experience ko, nangyayari rin sa ibang mga nationalities. Oo. Generally, ha? Pero maganda kasi ang reputasyon natin, mga Filipino dito sa Amerika, particularly sa New York. Ano ba ang reputation ng Filipino sa Amerika, especially sa New York, yung parang ating cultural capital? Anong tingin nila sa Pinoy? Marami sa... Ang tingin nila sa atin, magaganda. Panalo. Parang naman Miss Universe. Pagkawasap ko yung mga Latino rito. Ini-spouse nila ako. Nakaalam ng mga nila na madiskarte tayo Filipino. Oo. Kaya naman natin kasi mag-compete. But of course, there are certain jobs na stereotype for certain nationalities. Hindi lang naman tayo Filipino na ganyan eh. Napansin ko na lang na ganun kasi siguro ganun takbo ng utak ng tao, ganun. Oo. Eh saka sa New York City kasi ang daming tao. So kung ano man yung theory mo sa tao, matetest mo siya kasi anytime lumabas ka, makikita mo sa subway, sa mga lugar-lugar, makakasama mo sila. Pareho rin halos. Ano lang ako dyan nun eh, siguro 2 weeks lang ako. Pero matin pa ako ng Pride March. Ang Pride March is one of the biggest events dito sa New York City. Uh-oh. If ever one, there's one reason pumunta ka sa New York City, yung Pride Week. Panalo ka doon. Matamalit ako ng suot dyan kasi... Alam mo naman ako, susyunga-syunga, no? So, ang sinuot ko pala dyan, sabi ng kapatid ko, bakit nakatingin yung mga tao sa akin? Eh, parang kuya, yung suot mo, sabi niyang ganyan,
yung shorts mo pang beach. Hindi ko alam na pang beach pala yun. Tapos yung ano mo, sabi niya, yun namang sinelas mo, binigay ni Siegfried. Yung sinelas mo naman, rainbow color. Para ka naglalakad na rainbow. Sabi niya, kaya nakatingin lang sa'yo. Natalo ka? Oh, sabi sa akin ng mga New Yorker, ng mga bading, oh, wow, where'd you get that? Sabi ko, which? Sabi ko, daw. Philippine. Sabi ko, kasi ko parang kulay ng coral. Hindi ko alam, Jerome, na meron palang ano, na iba pala ang shorts na walking shorts kaysa sa pang-boots. Sa Philippines kasi, di ba, yung shorts naman natin pagpareho lang, maski sa dito pala sa Amerika, iba-iba pala, no? kasi, yung material, saka, kasi pag medyo iba yung nasuot mo, baka ginawin ka kaagad. Yun ang ginawa ng mga pinsan ko. Itong suot ko na ito, na sweater na knitted, tamang-tama. Pumunta sila nung weekend. Ginalhan na ako ni isang maleta ng mga damit para sa autumn, sa fall, at saka sa winter. Malamig na kaagad. Anong weather nyo dyan ngayon? 78? Ay, bakit sa yun ang init? 70 ngayon. Ano? Yeah, but it goes up to 79. Pwede na rin hindi mag-aircon. Bakit dito sa Ohio, 59? Kasi Midwest na yan eh. Oh, tapos ako may parang may bagyo yata sa Florida. So nag-iiba. Tama, lumalamig, no? Lumalamig. Kasi sa dito talaga sa Amerika, you have to pay attention sa weather. Eh sa Pilipinas, tingnan natin. Akala ko ano, kung ano yung weather niya, pare-pareho lang naman sa Pilipinas siya. Dito talaga you have to pay attention. Tama po si Jerome. Kami po mga English teacher, naalala nyo nung elementary tayo, grade school, meron tayong English lesson na laging tinatanong, how's the weather today? How's the weather? Pag nasa Pilipinas ka, it's the same, pero dito po iba-iba. Minsan nga, kada oras, iba-iba eh. Oo. hindi ko alam yan eh. Kung ba yan? Diyos ko. Totoo pala yun. Pagdating ko rito, iba-iba alam nyo. May dala ko akong ano, maraming, yung sweater nila ko sa opisina ko tatlo kasi natatakot ako mamatay sa ginaw. Tapos meron din ako maraming pagkain. Alam mo, yung sabi nung aking dalawa kami sa kwarto, sabi nung puti ko nakasama sa kwarto. Para sa kalaman ng mga Pilipinong magtatrabaho sa ibang bansa. Ang Pilipino, handa lagi yung kwarto ko. May damit, may sweater, may pagkain. Meron akong noodle soup. Ay, nako, yan ang kwento ko. Ang dami kong ready. Ano ka mamatay na dito? Oo, nako. Kasi po, dito sa Amerika, masarap naman yung pizza tsaka hamburger. Wala naman akong balak kumain ng pizza tsaka hamburger araw-araw. Kaya po mga puto, diba parang yun ang lagi nilang kinakain, hotdog, pizza, hamburger. Parang mahirap. Mahirap sa ating kalusugan. O, tinuho ako, sabi ng doktor ko, tigilan na yung kakakain ng processed meat. Ikaw ba, kailan huling umuwi ng Pilipinas? Last year. Last year, after the pandemic, noon maluwag na, may nakita kang pagbabago sa ating bansa, improvement? I am glad to see the yung infrastructure. Hindi siya... kasi nung dumating kami, holiday eh. So medyo wala mga tao, pero moving ang traffic. Impressed. Eh, paano holiday? Kaya, tapos, ano, kada, kailangan may kotse ka, kailangan, ano, kada move mo, mayroon mga toll, mga ganyan. Oo. Wow. Kasi yung gawa yan ng private companies like the MVP Group, yung ating mga boss. Maganda yung mga highway, pero minemaintain kasi niyan. Malinis ang CR, kaya may toll. Yeah. Kasi pag-gobyerno ho yung gumawa, minsan ho pangit yung kalye. At least pag private, ang bayad lang naman dyan mga 30 pesos eh. Maganda naman dyan. No? Yeah, it works. It works. It feels like hindi tayo malayo sa Thailand. Saka sa Malaysia. Ito lang sa ambiance ha. Pero of course, iba kasi ang amoy ng Pilipino. Diyos ko. Oo. Amoy ano? Mabango. Mabango, saka mukhang malinis.
Opo. Kahit po malamig dito, ang mga Pilipino sa Amerika naliligo araw-araw. Yeah. sabi nung hindi ko na sabihin ko nung lahi, sabi nung mga kasama ko sa bahay, Denshin, why do you take a bath every day? Sabi ko, huh? I do it every day, whether it's hot or cold, there's hot water. Eh kasi mabaho ka, di ba pag hindi ka naligo araw-araw? Madyotot? Ang mga mo, maalam, ano po, parang amoy suka, di ba? So, yeah, kasi Diyos ko, no? Kailangan, okay, yan ang edge na natin Pilipino, marunong tayo mag-ganyan. Oo, hindi mo pwede mabantot ng Pilipino kasi, lang, mahirap ho nila. Hindi makapagtrabaho pa yan, no? Malagkit ang katawan. Yeah, makakaramdaman mo kasi, Diyos ko. Ano ba probinsya mo sa Pilipinas, Jerome? Kasi Bicolana ang nanay, Bicolang mama kong, ang pati ko, Ilocano. Itawa ko ba nung ulan mo? Bicolano? Bicol talaga ang first language ko, actually, but I cannot speak it anymore, but I can still understand it. Yeah. Libon ng mama ko, Libon Albay. Mga parientes ko. Ako tayo. Diba? Puro Albay kami. Nakunting naman ako sa Awas. Ano na siya ngayon, yung Libon tsaka Awas? Especially yung Libon, highly developed na. Ibig sabihin yan, Jero, meron ng ano, fast food. Yun ang ibig sabihin. Ako nga sa ano sa kayo ba mga pinsanin ko kasi doon, mga parientes ko, mga officialis din. Oo, tama sabi. Kaya, kahit, ano kasi sila eh, yung mama ko, doon sila talaga nanggaling. But my father's side is more of the Ilocos region. Hindi ka na marunong, hindi ka na nakakaintindi ng Ilocano? Nakakaintindi ako, pero hindi ako nakakapagsalita. Pag kinakausap ako, nakukuha ko. Oo. But of course. Oo, naintindihan mo pa rin. Batiin mo yung mga, kasi kung nasa radyo tayo sa buong Pilipinas, pero yung Facebook naman natin, hindi na mabubura kasi nandiyan na yan. So batiin mo yung mga kamag-anak mo, pamilya, kaibigan sa Pilipina in whatever language. Magtatagalog ako. Tagalog. Nasabi ko sa mga kapatid ko sa via our Facebook Messenger na i-interview nga ako ng kaibigan ko si Danton remoto today. So sabi ko, check nyo ang link. Oo, so may I check nga sila. So natuwa naman ako na may interest sila. And then sabi ko, first time ako may interview sa radio. So well, ito nga yung unang pagkakataon. So maraming salamat. At naway pagpalain tayo ng Diyos. Oo, lahat tayo mga Pilipino na nandiyan sa Pilipinas and lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Yeah. Ayan. Maraming salamat, Jerome. Baka makapunta ako diyan sa New York pag Thanksgiving tsaka Maryland. Oh my God. Yeah. Oo, kasi maganda rito sa Ohio. Kaya lang talaga nakita mo naman, medyo from the province talaga siya, no? Marami siyang malinis siya. Maraming mga mais, no? Maraming mais, mga bako. Pero maganda yung eskwelahan namin, no? Miami University. Yeah, alam na yun, ano yan eh, ng kliyente ko eh. I told him about this interview. And then I said, sa Miami University. Oh, I know that. Oo, sa may Ohio. Ganyan-ganyan. Alam niya. Bongga. Top 50 public university. So, yung mga bata rito, naka-shorts lang sila, pero mukha naman silang magagaling. Malalaman ko yan mamaya kasi klase ko dito, 11:30. 11:10 ng unang. Katapos yung show. So, magpapaalam na ako, Jerome, at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Yeah. Tawagan mo lang if there's anything. Yeah. Or okay. Message me, please. Okay. Salamat. Bye-bye. Take care. Bye. Yan po yung ating interview sa ating Filipino na nagtatrabaho po sa Amerika, si Jerome Espinosa Baladat. Siya po ay college graduate sa Philippines.
magaling po ang kanya mga English teachers, pero marami po siyang trabaho ng ginawa sa Amerika, pero ngayon po siya ay self-employed caregiver. And that is a very good job in the US. Malaki po ang kita dyan, no? Sa ganyang trabaho. Maya-maya po meron po tayong Super Sounds. Tayo po ay napapakinggan sa buong Pilipinas, 92.3 FM sa Mega Manila, 101.9 Radio po Central Visayas, Bohol, Cebu, and Davao, the two Davao provinces, tsaka Davao City. 101.5 po sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao, 97.5 po sa General Santos City, Southern Mindanao, and of course, sa Norte po, 102.3 Radio 5, True FM sa Pangasinan, La Union, Ilocos, at sa Baguio. So tayo po ay bumabati sa mga taga Dubai, Kirubi, Pundal, Andrea Ford, nakikinig po, Wilson, Dadlad Party List po, meron po silang fundraising dinner. Puntahan po ninyo, mapupunta po ang Salapi sa ating mga old and abandoned LGBT sa Golden Gays po. Apuntahan po ang Dadlad Party List